guys. Ako nga pala si Ryan and sa akong tattoo artist from La Union. Yun. So, bale, ang gagawin pala natin ngayon is ituturo ko kung paano gumawa ng improvised na ballpen tattoo para pang-practice sa papel. Yun. Para kuan makapag-drawing kayo. Para ma-feel nyo yung vibration ng machine nyo, makina nyo na pang-tattoo. Yun. So, bale, eto po siya. Ganito. Ganito po yung mangyayari. Yan. Ang gagawin lang natin is ball pen. Yan. Itong ball pen tapos tip. Yan. Ito lang yung kailangan nyo na ano, improvise. Yan. So, gagawa po tayo ngayon. So, yun nga. Start na po natin yung paggawa ng ball pen needle para makapag-drawing na tayo. Yeah. So, start. Paano ba gumawa ng ball pen, improvised ball pen tattoo? Pang-drawing? Pang-practice? Yan. So, eto na nga guys. Eto yung mga kailangan natin. So, bali ganito ang kakalabasan niya. Yan. Yan. Ganito lang. Yan. So, bali ang kailangan natin is ball pen, tapos needle, and kwan, liha, and tip. Yan, tip. Ito ang kailangan natin para makapag-improvise tayo. Tapos, kailangan rin natin to plies and scissor. Yan, scissor. Kailangan natin to. Yan, tapos ito, masking tape. Yan. So, ito na nga guys. Dito mo itong mga to. So, bali ang uunahin natin is ito. Yan. Itong needle. Bali, puputulin lang natin to. Yan. Puputulin natin to. I-dispose to. Yan. Tapos, kailangan natin ng ball pen. Ito, mura lang to, guys. 5 pesos lang to. Or 10 pesos sa store. Yan. Sirain lang natin to, guys. Kasi, kwan. Mahigpit siya. Yan. Ito lang ang kailangan natin. Tapos ito, pwede mo na itapon yan. Yan. Tapos ito, lalagay natin to dito. Pero, ang kailangan natin gawin guys is, i-measure natin ito. Itong needle. Measure natin to dito. Yan. Tapos, puputulin natin to guys. Yan. Putol na natin guys. Tapos ito, ipapasok lang natin to dito.
Yan. Ganyan siya. Ganito lang siya, guys. Yan. Pero ang gagawin muna natin is lalagyan muna natin 'to ng tape. Konti lang naman, konting tape lang. Tapos tulin natin ito. Tapos ipapasok natin to dito para mahigpit lang siya. Para hindi siya maalis at hindi mag-spill yung kwan. Para hindi mag-spill yung ink, kasi pwede ito mag-spill, pwedeng lumabas yung ink, kaya ganito ang ginagawa natin. Yan, pasok lang natin, guys. Tapos lalagyan ulit natin ng ganito. Ito, guys. Lagyan lang natin ulit siya ng masking tape. Nakaalis nga lang siya. Pero ang kailangan natin is hindi na talaga siya naaalis. Kaya kailangan pa natin lagyan ng konti pa. Kailangan natin lagyan ng konti pa. Para hindi na siya maalis. Pasok lang natin to, guys. Yan. Yan. So, tapos ganyan. Yun, no? Hindi na siya naaalis. Yun. So, pag natapos ito, ito naman, itong tip. Pale, ito, guys, is 9RT round taper. Yan. Aalisin natin to. Ito, aalisin natin yan. Pale, ang gagamitin lang natin is ito, scissor. Tapos, yan. Ikutin mo lang para hindi masira yung scissor mo. Yan. Paikot-ikot lang hanggang sa mabawasan. Ayan. So, yun na nga, guys. Putol na. Wala na yung tip niya. So, ang gagawin natin is ito, lilihain natin para mabawasan. Yan. Kita nyo yan? Yan. Minabawasan lang natin to, guys. Siya. So, pasok natin to kung magkakasya ba siya. So, yun nga.
cash siya. Kasi ito ang kailangan lang natin. Yan. So, lagyan pa natin. Guys, itatry na natin to. Try na natin to. Ito, pwede nyo nang itapon to, mga to. Yan. Tapon na natin to. Yun na kailangan yun. Yun na kailangan yun. Yan. Ito, itong needle, kailangan nyo itong i-dispose. Kasi, huwag nyo itong itatapon sa garbage agad. Yun. Kasi pwedeng pag natusok yung basurero, yun, maano sila, magkaroon sila ng sakit or kwan. Baka mamatay sila yun. So, ito na guys. Ito, try na natin to. Yan. So, ito nga pala yung gamit kong grip. Ito ang gamit kong grip. Yan. Ganito lang siya. Tapos, gumamit rin ako ng kwan, foam. Grip foam. Nabibili to sa Shopee. Yun. Meron ganito sa Shopee. Mura lang. Nasa 30 plus. 30 to 40. Ganun. Yan. Si papasok lang natin to dito. Yan. Ito guys, sabihin ko na para ito sa mga beginners. And pwede rin naman to sa mga gusto rin mag-trip na gumawa ng art gamit ang ball pen, tapos kwan, tapos machine para ma-improve pa yung line art nyo or shading ano, mga stipple shading, ganun, technique yun, maaaral nyo dito sa kwan, paggamit ng ball pen yan. Bale, ito ipapasok natin tong tip dito. Yan. Tapos, ilalak na natin. Ilalak na natin to. Yan. Tapos, papasok natin to. Yan, guys. Bale, ganito siya. Ganyan. Ganito ang kakalabasan niya. Ganito siya. Yan. Tapos, ito guys, lagay na natin to dito sa ating rotary machine. Yan. Higpitan nyo lang guys para hindi to maalis. Tapos, ito. Pasok natin to. Rap. Ang tawag dito is rubber nipple. Rubber nipple yan. Yan. Para hindi ito maalis, ito, kailangan natin ng rubber band. Yan. Rubber band. Ito, itaas lang natin to.
Tapos ito, ganito-ganito lang natin para mabawasan yung kanya higpit ng rubber band. Yan. So, ito na guys. Ito na yung final na output natin. Ganyan siya. Bale, ito, itong rotary, gawa ni Eds to. Eds Rotaries. Pwede nyong i-search yung pangalan niya sa Facebook. Yan. Siya yung gumagawa ng handmade rotary machines. Yan. Hanggang ngayon, matibay pa rin to. Tagal na rin. Ang tagal na nito sa akin. Mga ilang years na rin, 2018. Ano na ngayon, 2022. 4 years na. 4 years na sa akin to. Gumagana pa rin. Yan. Kaya kung ako sa inyo, pwede nyo siyang i-chat. Ilalagay ko na lang sa description ko sa baba yung ano niya, FB page niya, FB account niya, yun. So, pwede na natin tong i-try, guys. Ito na ta. Ito na yung kwan natin. So, kailangan natin na ito. Kailangan natin na ito. Sketchpad. Well, balik rin ko siya kanina eh. Sa mga ballpen na ginawa ko. Yan. Yan. Buksan lang natin itong power supply natin. Adjust pa natin to. Adjust pa. Yung kakalabasan niya, guys. Yan. So, try na natin to. Try na natin. Yun, oh. Okay na. Okay na, guys. Try natin maglinya. Try natin maglinya. Ito. Lining. Lining. Linya. So, ito try rin naman natin sa shade na part. Shading. Ang shading naman nito is steeple. Steeple shading. Steeple shading is ganito siya. Ganito siya, guys.
nga guys, ito. Dito kayo matututo kung paano mag lining, mag steeple shading, kung paano yung mga shade na, kung paano yung shading na gusto nyo. Yun, matututo kayo dito. Pero kailangan nyo pa rin tansyahin sa pagdodrawing dito sa pad note. Yung sketchpad to, sketchpad, yun. So, yun na nga, guys. Ito lang yun, ganito lang siya. Yun. Kung wala kayong machine, pwede naman kayong mag-improvise ng ng machine nyo. Kung alam nyo naman pong gumawa ng machine, yun. Pero ako kasi mas okay na ako sa ano eh, sa rotary or coil machine. Yun. Pwede kayong matutong mag-drawing dun. Gamit lang yung ball pen. Para hindi kayo nakakasira ng balat. Yun. Huwag nyo kaming gayahin na mga artists noon-noon. Wala pa kasing kwan noon eh. Wala pang fake skin, ganun. Diretso kami sa balat agad. Para, ayun, iwas lang. Iwas lang sa mga sa pagtatato ng skin pag hindi pa masyadong hindi pa kayo ready na magtato sa skin. Sa papel muna kayo. Yun, or sa fake skin. Aralin nyo muna yung pagtansya ng mga kwan, ng mga yung needle depth. Yan. Baka kasi pag nagtato na kayo ng ano ng skin through skin na yun na baka kasi pumasok pwede mag keloids yun kaya okay na to okay muna to na ganito dito, kayo, dito muna kayo mag practice aralin nyo yung kwan muna yung sa pagtansya yun lang sa pagtansya lang ng needle maano nyo naman dito eh mapapakiramdaman nyo naman yung needle eh ay yung ginawa natin sa ball pen yun mapapakiramdaman natin yun tapos kwan yun lang naman madali lang gamitin to yun tapos aralin nyo rin yung sa kwan sa para hindi kayo nanginginig. Kasi pag first time nyo pa lang na ano na gumamit ng machine yun, pakiramdaman nyo lang yung machine nyo na gamit nyo ngayon. Yun. Para hindi kayo manginig. Kasi nanginginig kayo pag first time nyo manginginig talaga kayo. Tapos yung linings nyo pag nasa balat na pwedeng magbanking pangit yung kakalabasan niya tapos pwedeng hindi niyo pa makon ma tansya yung needle sa balat yun doon magkakos ng bumps or keloid pag sobra yung needle na pumasok sa skin. So, yun lang yung aral natin ngayon. Tapos, yun na, doon na tayo nagtatapos. So, kung may natutunan kayo sa video na to, huwag nyo kalimutan na mag-like and subscribe sa channel ko, BizLife Tattoo. So, ako nga pala si Ryan, and dito muna tayo nagtatapos. Good. So, bye-bye.